Jesus went down to Capernaum on the Mount of Olives, where he began instructing the people on the Sabbath day. There was no bound by his teaching, for his words had authority. In the synagogue, there was a man with an unclean spirit who swept in a loud voice, "He was alone. What do you want of us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Son of the Holy One of God." Jesus said to him, "John, be quiet. Come unto me." At that, the devil threw him to the ground before everyone eyes and came out of him without doing him any harm. All were struck with astonishment, and they began saying to one another, "What is there about his peace? He commands that they speak with authority and power, and indeed his renown being spread through the surrounding country." The Gospel of the Lord. Praise be the Lord. Jesus speaks with authority. He has the words of those who are in authority. But hindi naman wala tayo ay matanggap na masamang espiritu. It is not everybody and everyday's experience that we encounter those who possess the evil spirit. Ewan ko lang kung kayo ay nakatatula na kinakalihan ng masamang espiritu. Kung maaari ko nakatatula kayo, hindi pangaraw-araw na pangyayari na nakikita natin sa dito. Ngunit makita po natin na panyaya ni Jesus sa kapangyarihan ng kanyang salita na kaya magpalayas ng masamang espiritu ay naway makita natin sa mga pangaraw-araw na pagkilos natin sa daigdig nito. Ano ba yung salita na sinusunod natin? Ano ba yung salita ng autoridad sa atin? Ang salita ng daigdig nito o ang salita ng Jesus? Who has authority over us? The word of this world or the word of God? May mga ibang halimbawa na makikita natin. Patulad po rin ba sinasabi ng aming pananampalataya, sinasabi ng aming Diyos, huwag kang papatay. Anong sabi ng hindi ito? Ay, hindi ko tao yan, dugo pa lang yan. Yan po yung defense ng proponent ng abortion. It is not yet human. It is just plan. No, the word of God speaks not to him. Ano ba? Yung mga hapon na nakikita natin sa hindi nito, sinasabi ng hindi nito, ha? Marriage ay magkasama ng dalawang tao. Ano sinasabi ng ating pananampalataya? Ang kasali para sa pagkasama ng isang babae at ng isang lalaki. The word of God, marriage is between man and woman. The word of the world, it is between two persons. Kaya po sa United States, ay pinayagan na nila. Kasi bakit? Ang salita
ng mundo. Yun ang nagkaroon ng koya sa kanilang buhay. Sa atin, pang-araw-araw ng Diyos, kaninong salita na ayaw panginig. Talaga ba lang ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan? Na kung natusin mo ay makita natin na pinamalayas natin ang masamang espiritu, nagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya ang sabi ni Jesus sa masamang espiritu na nagpuposes doon sa tao, be quiet and get out. Tayo na lang sa mga espiritu, sumusunod kay Jesus. Tayo pa kaya? Sino ba ang sinusunod natin? Kaya nga, bahagay na natin pagkaya ng tayo tinatanong. So, bagkaro sa ato sa lintin na ito. Unhos authority mo ni Pala. It is the authority of His Word or the authority of God. Kaya maging maliwanag mo lang sa atin na matuloy natin ipahayag ko sa tao at sa mga susunod na generasyon. Kasi po yung mundo ginagalawa natin ngayon sa mundo na bakit pa lang ang sinusunod ng authority ng regime niya ito. Kasi sabi na natin, ang hinahanap kasi natin na hindi yung kagustuhan ng Diyos. Dahil po isa na namamayari ay makamugong kagustuhan ang makasalitong kagustuhan. Worldly and selfishness. Bahagi ang mga usahin na nangis natin ang tayo ay gawayan ng ating Diyos. Kaya tingnan natin sa mga pag-Diyos natin ang maging bahagi na hindi na ito. Patuloy yung alam din sa mga salita ng Diyos ng Autorita, ngayon ng Autorita, hindi lamang sa parang ito. Hindi lamang sa parang ng Jesus. Ngunit, hanggang sa wakas ng parang. Even the Word of God has authority not only in one place, nor in one moment of time. It is eternal. So, may bahagi yung nakusay ng pagkakaw natin. Hayaan natin ang tayo gawayan ng salita ng mga pagkakaw. Lalo-lalo sa kahit ng mga nakusay sa Patriots. Ano ito? Na pagtubod bilang mga mananampalataya kapag nilang mga ipagbabigay ng kapansinan nung nakarating ko ang pagbiwas sa kasalanan at ang kawawa yun po na wala yung pangabaka natin sa kawal sigurado ko kapag inayahan natin ang tayo ay gabayan ng salingalan ng Diyos ay sigurado ko hindi tayo sabagat siya na mismo ang isang katulad na pagkaya na nakita ko isang dito. Where shall we go? You have the Word that gives eternal life.
Oh,
More to the word of God.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb.
Ay, kukay. Ay, kukay.